you're already familiar with the words, no? And doon po sa Ebanghelyo niya. Pero yung isa, medyo po, siguro hindi natin masyadong palaging marinig. Ito'y matatagpa sa kanta ng Genesis chapter 25. Tungkol po sa pagkakbo ni ng Eliezer at ni Rebecca. Sino ba si Eliezer? Si Eliezer ay ang katulong ni Isaac. Na inubusan si Eliezer ni Isaac na hanap ng mabanal na mapapangasawa para sa kanyang anak na si Jacob. Alam mo naman natin si Jacob, the father of ang tinutuloy natin yung Israel. At ang kanyang lulong na napuntahan at yung napuntahan ay walang iba kundi si Rebecca. Pagkarating ni Eliezer sa buwan ay humingi pa rin ng tubig sa pagkakaroon ng wang, wala yung kanyang magatampay. At ang naroon sa balunan ay si Rebecca. So pinahinom si Rebecca. Siguro magtatanong na ano bakit ka lang hindi na lang si Jesus at saka si Jesus ay sumarap na lamang sa balon. Alam mo, ang kultura ng mga Hudyo, medyo iba sa kultura natin mga Pilipino. Tayo, kapag may balon, may tali ka, tapos may pansalo, kasama ka ng tali. Para po sa mga Israelita, ang balon nila may tali lang. Yung pansalo nila, yung kanilang mga dala nilang mga pansalo. So kung sila yung sasalo, dala nila yun. At yun ang kinakabing nila po sa tali na siya ipinamapa sa balon. So, si Jesus at si Eliezer, hindi naman sila nagaroon, so wala silang dalang pansalo. Kaya talagang hindi sila ng tubig. So, nung ibigay ni Rebecca yung tubig na makainom si Eliezer, ay inoo pa rin ni Rebecca na painumin ang mga halo na gamit ni Eliezer sa kanyang paglumbay. Ito yung tanong si Eliezer kung mayroong matutuluyan. At sabi niya, umaras yung pintuan na kanilang tahanan para kay Eliezer. Well, later on, nakita po natin na si Rebecca ay naging asawa ni Jacob. So, bago po na kung sa pintuan na loob ito, nagsimula sa pagbibigay ng isang baso tubig. Na makita po natin yung magiging hospitable. Bagamat kung ngayon pa na ako ngayon, medyo po nag-charging si mga hospitality. Gawa ko na mga masasama loob. Kumisan sa ating, makita natin kumisan. Habang po kumisan natin, tumatahan between madiging na drive. May mga nagtulusan. Yung isa nandito sa gate. Yung isa nasa loob ng gate. Hindi kagal natin pinapapasok ng tao, lalo kapag hindi namin kilala. Sana po kung mawala ang pagiging hospital natin. Sa gitna po ng maraming ngayong kapanahonan na ito, without also endangering the safety of our lives. Pero biblical hospitality is not only cultural hospitality. It goes beyond. Ano yung isang biblical hospitality? Dahil sa ikaw ay alagad ni Jesus. Yun yung biblical hospitality. We have also two examples in today's readings. Una, yung una namin pagbasa sa aklat ng Numbers. Kanina mo sa unang pagbasa narinig natin na si Joshua o Josue ay sinasabi na huwag payagan si Eldad at saka si Medad. Sinisip mo ay itong si Eldad at si Medad ay nakuntang nagpapahayag sa
sa mga Israelita. Katatapos lang ang una magkaroon ng installation, big quotation mark. Mamaya magkaroon ng installation ng mga lectors and commentators. Ngayon, doon sa installation na yun, kasama ang kamalan ni na Eldar at Medar. Kaya naman, ang kursa ng other reasons, which the Bible did not state, na ano, hindi sila nakasama. Pero dahil sa mga hindi sila nakasama, sila pa rin yung paalam, di prophesy. Nakita ngayon ni Josue. Sabi ni Josue o Josua, sabi niya, pagbabalan mo Moises. Ano sabi ni Moises? Natatakot ka ba na mabawasan ang aking karangalan dahil itong mga tao ito ay nagpapayaw? Ano sabi ni Moises? Sana sabi niya, sana nais ko na ang lahat ng mga Israelita ay maging mga propeta. So, ibig ko sabihin, ay bahagi yung makusap ay nais ni Moises na lalong ipaliwanag ang pananampalataya. Mas marami, mas maigi. Pangalawa ng halimbawa kung ano pagkuhan natin sa ipamero na ngayon sa araw na ito. Sino man ang nakakita? Si Juan. At alam mo natin si Juan, tawagin mo natin, no? The beloved disciples of our Lord Jesus Christ. Sino ang tawag niya sa kanyang sarili? No? Ang pinakamamahal na disipulo ni Jesus. At anong sabi niya? May nakita siya ng isang tao na nagpapalayas ng demonyo sa ngalan ni Jesus. Kaya ang tanong niya kay Jesus, kasi bakit? Itong tao na ito natin tayo nagpapalayas ng masamang espiritu sa pangalan ni Jesus ay hindi kasama, hindi siya doon kabilang sa gabing dalawang malakad. Hindi rin siya kabilang doon sa 72 disciples. Pero kung sabi ni Jesus, ang hindi laban sa akin ay panin sa akin. At hindi ito magsasalita ng masama sa akin kapag-araw. Pagkatapos na kumuha siya ng kababalagan sa pangalan ko. So, ang ibig sabihin ng panayan na ibinibigay ko sa akin, na God would like to extend na itong pagpapala na ibinibigay niya kahit doon sa sino mang magbigay kahit ng tapat ng isang basang tubig dahil sa siya talagad ni Jesus ay nag-extend kahit doon sa tinuturing natin na hindi kabilang beyond the circle, kaya kung sabi natin, yung ibang sekta, kung sa wakin natin ngayon, ay yung pangako ay pinagpapal. Bakit po? Dahil God needs every help that he can get para sa akin, para sa pagpapalagana ng mabuting balita ng pagbibigtas ng Diyos. Para ipahayag ang pag-aari ng Diyos. Kaya buhayin ko na lang huwag natin kalimutan. So ngayon, kasama ko na ngayon siya ay kabalga. At yung patuloy natin palawagan kung sa mga tao o yung paalala na nakalipas sa mga linggo ay nanawagan para po sa Bible sa ministry or family and life. Nagkaroon tayo ng mag-asawa na sa nabuhay tumugon sa family and life at sa doon po sa vocation ministry. No? Sabi nga ko natin kung meron kayong kakayanan, ay malang magbigay ng isang pasok tubig. Ay di lalo na kapag kayo ay maging mismo mga alagad na Jesus, ay sigurado po hindi papayaw sa Jesus na hindi kayo gagamitin para. Bakit? Dahil sa inyong pagpulo para may kalagana ang pag-ahari ng Diyos. We need every help that we can get for the proclamation of God's kingdom. Kaya lang ang matapang ang tulong na ibabahagi ninyo ay hindi palalampasin ng Diyos na hindi kayo gagamitin pa.
yun po yung una. Pangalawa, yung pangyaya na ibinigay mo sa atin ng buong may kapal, which is the concrete opposite of the first. Ano yun? Do not be established. Huwag ka magiging bakong katipisuran ng kapwa mo. Yung sinabi namin sa atin ng Ebanghelyo ay, do not be a cause of sin for others. Huwag kang magiging sanhin ng pagkakasala sa iba. Ito mo lang ang hindi tumutukoy sa mga pagkakataon na ay dahil sa iyong ginawa na makasalanan, naging dahilan din para makasala ang iba. Hindi lamang po ito. Ngunit maaaring may mga pagkakataon na maaaring hindi naman masalanan ang ginagawa mo, pero you become a standard black for others. Kahit naman siguro sabihin natin, kahit naman sa simpleng pagkikos, wala ka naman ginagawa mo masama. Pero sa tingin ng iba, sila ay naiskandalo. Ay maging bahagi ng sinasabi ni Jesus, ay ito yung dapat rin natin hingin ang tapat sa harapan ng buhay kapal. Sa mga pagkataw na tayo ng mga batong kinamisura ng ating kapwa tao, either intentional or unintentional. Kasi magawa na po sinasabi ni Jesus, ang sino mang maging sanhin ng pagkakasala ng isa sa paninigin na ito. Ay, pero sabi na natin, bakit ang bata, hindi naman masama yung ginawa mo. Well, yes, no? Pwede siguro hindi masama yung ginawa mo, pero dahil itong mga maninigin na ito, ay medyo mahina pa, dapat inaalalayan natin, ay dapat ay hindi dapat magigdaan ng pagkakasala ng iba kahit nasa panunin. Kasi alam mo natin na Slacker is for the weak. Pero sabi na natin, mapagpunin tayo sa una. Palaikin natin na matikinan ang pagpunin tayo magkakamisura ng iba. Kaya kinakita natin muna na may mga tao patuloy na magpaliwanag ng ating pananampalataya sa bawat isa sa atin para maunawaan natin ang mahigit yung bawat pahayag ng ating pagtugon sa panabagan ng buong may kapal. So, in kapag po nakita natin na hindi natin makikita na tayo ay magiging batong kapitisura ng ibang tao at hindi rin makikita ng iba kasi lumago sila sa pananampalataya. Pero mahalaga kung makita natin nun, mahalaga po rin yung sabi ni Monsignor Gary Santos. Sabi niya, there is no scarcity of catechism. There is only lack of adult catechism. Kasi bakit? Eh, bago kung isa na makikita ko natin, kasi kulang sa kaalaman o walang kaalaman. Kaya kung isa na ating pananampalataya, hindi mga tayo. Kasi kulang tayo sa kaalaman. Kung isa na makikita ko natin, isang pito sa akin ng isang kapwa pa, sabi niya, brother, no? Ako yung kumisan ay nagulmin kasi bakit? May nakikita na siya kung may mga magulang na gusto nila ang kanilang mga anak ay mag-aaral sa Catholic schools. Pero sila, hindi sila nagsisipa pag-aaral ng dito. So, bakit yung nakusan yung nakita po natin? Kaya napakahalaga na ipaliwanag yung pag-aari ng Diyos. Yun pa rin yung number one. No? Na ang sino mang makakulong para ito ay hindi na mabigyan ng pansin. Ayan o, pagpapalain ng buong may kapal, gagalit pala kahit na magbigay lamang ng isang pasok ng tubig dahil siya ay lalo sa siya ilagay ni Jesus. Ito ang tanong ito. Ang iwanan ko para po sa inyo sa pagdiriwang na ito. Una, bakit ang usap ay binibigyan ng pansin na kahit ang sino mang magbigay ng isang basong tubig sa isa o sa ito sa sasaya na ko ay sigurado kung gagawin pala ko. Biblical
hospital. Pangalawa, huwag kang maging patong at ikisura ng kapwa. Don't be a stumbling block. Hindi na ako tayo magdala ng paghinila o ang ating mga LCM.
magsisayaw pa kayo habang ang mga nagigilang nito ay ating ipagdarasal. Mga kapatid, hilingin natin sa Diyos na ating Ama na paspasan ng mga lingkod, ang mga lingkod na narito na siyang hinirap para sa ministeryo ng pagiging ito. Mamanalangin tayo upang sila'y maging matapat sa gawain na itataas sa kanila na ipahayag si Kristo sa buong mundo na sa kanila'y mapapurihan ng ating Ama sa lahat. Ama namin, mapagmahal, ikaw ang ugali ng lahat ng kabutihan at liwanag. Ipinadala mo sa iyong puntong anak ang salita ng buhay upang ipahayag sa sanlibutan ang misteryo ng iyong Panginoong pamamahal. Paspasan mo ang mga kapatid namin na hirang sa misteryo ng pagiging lektor. Ipagalaw mo sa kanilang malagyan pag ninilay ang iyong salita sa karunungan nito at maging matapag na may mahalin ito sa lahat ng mga tao. Inihingin namin ito sa pagitan ng Kristo, aming Panginoon. Amen. Yours. Tanggapin mo ang banal na kasulatan na ito at maging matapat sa pagpapalang ng salita ng Diyos. Nang sa ngayon ay lumago ito sa puso ng isang kapwang kanyang inilang. Ngayon at magpasawala ang kan. Nires, tanggapin mo ang banal na kasulatan ito. Maging matapat sa pagkakaroon ng salita ng Diyos ang sa kayo ay lumago ito sa puso ng isang katawang kanyang nilalang. Ngayon ang magpasawala ang kanya. Joy, tanggapin mo ang banal na kasulatan ito at maging matapat sa pagkakaroon ay lumago ito sa puso ng isang kapwa kanyang nilalang ngayon at magpasawala ang tao. Yan, Lord, tanggapin mo ang banal na kasulatan ito at maging matapat sa pagpapahayag ng salita ng Diyos nang sa kanya ay lumago ito sa puso ng isang kapwa kanyang nilalang ngayon at magpasawala. Natawagan po ang ibang mga kasabi. Please come forward as I call your name. Aboy Susana. Achero Carlos. Achero Delia. Baltasar Teresita. Bartolome Lucena. Buena Obra Jimenez. Carilla en la Consolación. Cuerco Elizabeth, Elanjo Leticia, Elisque Salvación, Espinosa Florinda,
Espinosa María Lourdes. Espinosa Teresita. Vanessa Rodelia. Gómez Marie. Gómez Megan Teruiz. Infante George Luis. Harold Lee. Lázaro Esther. Macabonos Elsa. Maranan Mirna. Marasigan Henara. Merandilla Jerry. Montalvo Meli. Valentinos Arsenio. Peñalobo John Robert. Pantalo Cherry. Rico Marciana. Rios Evangelino. Rondolo Romana. Salobre Pasita. Santos Emilia. Santos Lucia. Santos Meli. Solano Sosanita. Teres Rosita. Torebobo Herminia. Torres Elisa. Torres Princess Joy. Trasmano Seth. Viago Susan. Lucas Maribel. Sundian po ang mga kandila. So, pulihin ninyo ito talaga ang sarili para po sa ministeryo na ito, Lectors and Commentators Ministry. Palakpakan natin
Thank you.
Pray, brethren, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Let us include thanksgiving, amen, sing about and family. Mario Arevalo and family. Will Ram Enterprise. For the birthday of Obito Sumangpong. Nandito ba si Obito Sumangpong sa birthday po, no? Sa biyaya ng buhay na patuloy na pinagkakalawang po ni Kapal. Huwag natin kalimutan, malaking ang pasalamat sa Diyos. Special attention, LCA to Sarayo. Thanksgiving for Joshua Parigi. A. Salva Eres for your family. Speedy Father of Ningpa Aguro. Maria Christine Esteban. For the repose of the soul of Socorro and Linda Reyes, Luz Socorro Urban, Arturo Ballesteros, Juan Pamarco, Marcelino Ruto Sr., Dionina Navarro Evelyn Duros, Percival Navarro Sr., and New Percival Navarro make all the seeds that we have brought
For the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice as once more. Giving you thanks, he said the blessing. He gave the chalice to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new. In the time of confidence, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of you. The mystery of faith. Thank you.